This is Titser Jeyn, and welcome to my YouTube channel. Oh, bago ka palang ba sa YouTube channel ni Titser Jeyn? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, o mag-subscribe na rin. At pindutin ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong video lesson at syempre educational song din na gagawin at i-upload ni Titser Jeyn. O paano? Pakinig mabuti, manood mabuti, at matuto kasama si Titser Jeyn ang iyong kindergarten buddies para sa araw na ito. Simulan na natin ang pagkatuto! Tara! Dahil dadalhin kayo ni Titser Jeyn sa mundo ng kindergarten. Titser Jeyn, Titser Jeyn, come and learn with Titser Jeyn. Exciting music with Titser Jeyn, Titser Jeyn. Kindergarten teachers and kindergarten learners, are you ready para sa ating aralin ngayong linggo? Magaling kung gayon. Ito ay ang ating aralin sa araw na ito, ang mga lugar at bagay na matatagpuan sa paaralan. Tayo ay nasa quarter 2, Week 3 na! Kaya naman mga bata, mga teachers, so welcome to Titser Jeyn YouTube channel. So magpatuloy po tayo sa ating kindergarten lessons ngayong linggong ito. Ito ay mula sa Pivot 4A Calabarzon's Learner's Material. Kaya naman, simulan na natin ang pagkatuto! Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay umawit ng isang magandang awitin na mismo si Titser Jeyn ang gumawa para sa pagsimula ng ating araw ay maging maganda at maging masigla. Samahan niyo ako sa pag-awit ng magandang umaga po. Ito ay awit pagbati at maaaring gamitin ng bawat isa sa kanilang aralin. Tara, simulan na natin! Magandang umaga sa iyo, o aming kamag-aaral. Magandang umaga sa iyo, o aming gurong mahal. Handang-handa na po kami na mag-aral at matuto. Handang-handa na rin kami na sumulat at bumasa. Magandang umaga sa iyo, o aming kamag-aaral. Magandang umaga sa iyo, o aming murong mahal. Handang-handa na po kami na mag-aral at matuto. Handang-handa na rin kami na sumulat at bumasa. Salamat po, Panginoon, sa magandang umaga. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Pagpalain mo kami sa araw na ito. At narito pa ang isang awitin panahon para sa inyong lahat. Ano nga ba ang panahon ngayon, mga bata? Pagmasdan, ganda ng paligid. Maaraw ba o maulan sa araw na ito? Maaraw, araw, araw ngayon.
pagmasdan, ganda ng paligid. Maaraw ba o maulan sa araw na ito? Umuulan, ulan, 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 umuulan, ulan, o kaibigan, umuulan, ulan, ulan, ulan ngayon. Umuulan, ulan, 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 umuulan, ulan, o kaibigan, umuulan, ulan, ulan, ulan ngayon. Sa ating pagsisimula ng ating aralin, narito ang katanungan na nais ko sa inyong itanong. Ano-ano ang mga bagay na matatagpuan nyo sa inyong paaralan? Isipin nga, ano-ano ang makikita ko sa paligid ng aking paaralan o kaya naman sa loob ng silid aralan ninyo. Okay? So, maaaring mga bagay na ginagamit nyo sa pag-aaral o kaya naman ginagamit ng inyong mga guro. Okay? So, maalamin natin mamaya kung ano-ano ang mga ito. Ano-ano ang mga bagay na matatagpuan sa paaralan? Makikita nyo sa inyong mga screen ang ilan sa mga halimbawa ng mga bagay na matatagpuan sa inyong paaralan o silid-aralan. So, nagbigay si Titser Jeyn ng ilang halimbawa. O ano-ano ang mga ito? O isa-isahin natin mga bata. Magsimula tayo sa pinakababa. O ano yung kulay green na inyong nakikita? Nakikita nyo rin ba yan sa inyong paaralan o silid-aralan? Okay, so iyan ang isang uri ng pisara or blackboard. Okay, so, anong ginagawa dyan ni teacher? Diba dyan siya nagsusulat? At ito ay makikita sa bandang unahan ng inyong silid-aralan. Sa bandang kanan naman niya ay makikita naman natin ang mga lapis, ano pa, gunting, panukat, marker, at nandito rin ang libro. Ayan, table ni teacher, chair na inuupuan ni teacher at inuupuan nyo. Meron ding mga pin, notebooks, ballpen, at marami pang iba. Naunawaan mga bata? So nakita nyo rin ba ito sa inyong paaralan? Magaling kung gayon. At narito naman ang mga lugar na matatagpuan sa paaralan. Okay? So, ilan lang ito sa mga lugar na matatagpuan nyo sa inyong paaralan. Okay? At titingnan natin, ano ba ang ginagawa dito ng mga batang katulad nyo? Ang unang larawan ay tinatawag nating silid-aklatan o sa English ay library. Anong ginagawa dito? Nandito nakalagay ang iba't ibang uri ng mga libro. Maaring merong storybook, ano, merong libro para sa academics nyo at marami pang iba. So dito sa silid-aralan ay makikita ang mga libro na inyong kailangan. Naintindihan mga bata? At syempre, kung saan kayo nag-aaral, kasama ang inyong guro at mga kaklase, yung larawan na nasa ilalim ay tinatawag nating silid-aralan. O sa English ay classroom. Okay? So, ilan lang ito, no? Meron. At dahil alam niyo na ang mga lugar at bagay na matatagpuan sa paaralan, narito ang inyong unang gawain. So, makinig, ha? Okay? So, suriin ang salita at larawan. Tingnan mabuti yung mga salita at saka larawan. Gumuhit ng linya mula sa mga salita. Okay, patungo sa angkop na larawan ng lugar at bagay na matatagpuan sa inyong paaralan. Okay, so ang unang salita ay tinatawag natin silid-aklatan. Tingnan mabuti ang larawan na nasa kanan. Alin kaya dyan ang silid-aklatan? Nakita nyo ba? So ang gagawin nyo ay kumuhit simula dun sa salitang silid-aklatan ay gumuhit ng okay, linya papunta doon sa larawan ng silid-aklatan. Ang pangalawa namang salita ay silid-aralan. Alin kaya dito ang silid-aralan, mga bata? O kung nakita nyo na, gumuhit
ng linya papunta sa silid, aralan na larawan. Pagkatapos, ang pangatlong salita ay tinatawag nating lapis. Alin ang lapis dito? Sige nga, guhitan mo nga papunta rin sa lapis. At ang huli ay tinatawag nating pisara. Pisara o yung tinatawag nating blackboard. O, guhitan mo na papunta dun sa blackboard. Nagawa niyo ba mga bata? Kung gayon, magaling! Dahil nasagutan niyo na ang ating unang gawain, narito naman ang mga lugar sa pamayanan. O, titingnan natin kung ito rin bang mga lugar na ito ay matatagpuan sa inyong pamayanan. Pag sinabing pamayanan mga bata, ito yung mga nakapalibot na mga lugar sa inyong lugar. Okay? So, halimbawa, dito sa Kalawan, nandito ay makikita ang simbahan, meron ding palengke, meron ding paaralan, at ang ospital ay nasa kabilang bayan naman. Okay? So, ilan ito sa mga halimbawa ng mga lugar na maaaring makita natin sa pamayanan. So, mga bata, hindi pare-parehas na may ganitong lugar sa pamayanan. Depende sa lugar. Naintindihan? So, ang unang larawan ay simbahan. Ayan, pupunta ba kayo sa simbahan, mga bata? Okay, so kung kahit anong simbahan na inyong kinaangkupan, so mahalaga na kayo ay sumisimba. Ano po? Ang susunod naman ay ospital. Yung kulay white na makikita niyo dyan sa screen. Ang ospital ay lugar kung saan dinadala ang mayroong mga may sakit o ginagamot ng mga doktor at nurses ang mga may sakit. Ang susunod naman ay palengke. May palengke ba dyan sa inyo, mga bata? Okay. Anong ginagawa sa palengke? Anong meron sa palengke? Doon ay maraming paninda na maaari nating bilhin para sa ating mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. At syempre, hindi mawawala ang paaralan sa ating pamayanan. Dahil dito ay pumapasok ang mga batang katulad nyo. So, sa ngayon, hindi pa tayo ganun pumapasok kasi nga, wala pang face-to-face, pero sa ibang lugar, meron na. So, pag-pray natin mabuti mga bata, ha? Na magkaroon na rin tayo ng face-to-face soon at matapos na yung ating kinaharap na pandemya. So, ito mga bata, ha? Ang ilan sa mga lugar sa pamayanan. Pagkatapos nyo malaman ang mga lugar sa pamayanan, ay narito ang inyong gawain. Makinig mabuti sa panuto, pag-ugnayin ang salita at larawan. No, nakita niyo ba yung salita dyan at saka larawan? Gumuhit uli ng linya mula sa salitang patungo sa angkop na larawan ng lugar at bagay na matatagpuan sa atin dito sa mga sa ating pamayanan. Okay? So, unang salita ay ang tinatawag nating paaralan. Okay? Alin kaya dito sa apat na larawan na makikita nyo ang paaralan? Gumuhit ng linya papunta sa paaralan. Nagawa nyo ba? O mabuti o magaling kung gayon. Okay, ang susunod naman ay simbahan. Alin kaya po ang simbahan dito? O ito mga bata ay makikita nyo sa inyong module, no? Dito yung ibang picture lang ni ginamit ni teacher ay may mga kulay upang sa ganyan mas magandang tingnan. Pero dyan sa inyong module, maaari nyo rin kulayan ng inyong mga larawan na nakikita. So, lagay na ng guhit, papunta dun sa simbahan. Ang susunod naman ay ospital. Lasan kaya ang ospital dito, mga bata? O, gumuhit na rin ng linya. At ang huli ay palengke. Gumuhit ng linya. Sino ang nakasagot? Natapos nyo ba ang pagguhit? Kung gayon, magaling, magaling. Narito naman ang isa pang gawain para sa matematika. So, titingnan ko kung talagang kayo ay marunong ng magbilang. Dahil dito, aalamin natin at paghahambingin ang mas marami at mas maunti. Okay? So, alam niyo naman siguro kung ano yung marami at maunti ng mga bata. Okay? So, tingnan natin sa hanay A. Pag sinabing hanay A, ito yung nasa kaliwang bahagi kung saan makikita mo yung laruan, saklob at pinya. Nakikita niyo rin ba? Ang gagawin nyo rito, mga bata, dito sa unang hanay, sa hanay A ay bibilugan. Anong gagawin? Bibilugan.
ang larawan na nagtataglay ng mas maraming bilang. Okay? Naintindihan ba? Mas marami dito sa hanay A. Alin dito kaya ang mas marami? O, sagutan natin mga bata. Dito sa track o sa laruan na ito, alin ang mas marami? Tingnan natin ang unang larawan. Bilangin natin sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. Ang susunod, yung katabi niyang larawan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. O rin kaya ang pinakamarami ang bilang. Okay, tingnan mabuti mamaya ha. Ang susunod naman, itong saklob. Alamin at bilangin kung alin ang pinakamarami. Okay, anong pinakamarami? Alin ang pinakamarami dito sa mga saklob na to? At dito rin sa pinya, bilangin mabuti ang pinakamarami. Ang gagawin niyo naman sa hanay B ay ikakahon, ibabox. Okay, ang larawan na nagtataglay ng mas kakaunti naman. Okay, maunti. Okay, hindi marami. Alin kaya dito sa donut, sa baso at sa buko ang pinakamaunti? O paghambingin na natin. Dito sa unang larawan ay may dalawa lamang. Isa, dalawang donut. Sa sa katabi niyang larawan ay mayroong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang donut. Alin kaya ang pinakamaunti? Ayan, alam ko, alam niyo yan. Ganun din dito sa baso at sa buko. Okay? So sige, sagutan niyo na. Tapos sasagutan natin, papakita ko sa inyo ang tamang sagot. O, natapos niyo ba? Sagutan na natin mga bata. Narito ang tamang sagot. Okay? Sa ating hanay A, bilang isang alin ang pinakamarami o mas marami, pagkatapos natin paghambingin, ang naging resulta ay, o ang tamang sagot ay, itong nasa kanan na laruan. O, ganito rin ba ang sagot nyo? Susunod, sa mga saklob, ang mas marami ay nandito sa kaliwang bahagi. O, check ka. Lagi ng check ha. O, pa-check nyo yan kay teacher. And then, sa pinya naman, ay nasa kaliwang bahagi pa rin ang mas maraming bilang. So, kung tama ang yung sagot, palakpakan nyo naman ang sarili nyo. Very good. At ang susunod naman sa hanay B. Hahanapin natin at paghahambingin kung alin ang mas kakaunti ang bilang. Sa unang larawan, ang mas kakaunti ang bilang ay ang unang larawan na donut. Dahil dalawa lang kasi sila, no? So, ganito rin ba ang sagot nyo? Kung gayon, magaling. Ang susunod ay baso. Ang tamang sagot ay nasa kanang bahagi at sa buko naman itong nasa kaliwang bahagi. Kung tama ang inyong sagot, okay, bigyan ng palakpak ang inyong mga sarili. At ito naman ang susunod yung mga gawain, mga bata. Okay? Ang inyong susunod na gawain ay pananatili ng bilang kahit may pagbabago sa ayos. Okay? So, ang gagawin nyo naman dito, anak, ay bibilangin nyo yung bawat larawan na nasa kahon. Pagkatapos bilangin, lalagyan ng check. Okay, ng check ang patlang. Okay, sa patlang ang larawan na magkapareho ang bilang. Okay, so bibilangin nyo siya. Katulad nitong unang larawan na lapis. Bilangin nyo isa, dalawa, tatlo, apat. Yung pangalawang kahon, ilan kaya? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito ba ay magkaparehas ng bilang? Correct, di ba? So, magkaparehas sila ng bilang, kaya naman ang gagawin nyo ay lalagyan nyo ng check dito sa guhit. Tapos, kapag ka hindi magkaparehas ang bilang nila, mga bata, ang gagawin nyo ay lalagyan nyo ng X. Naintindihan? Okay, so simulan na ang pagbibilang. Bilangin mabuti para hindi magkamali. Ayan, kung natapos nyo na ang inyong gawain, okay, dito sa unang bilang, ay dahil magkaparehas sila ng ng bilang, lalagyan nyo ng check. Pangalawa, bilangin natin yung gunting. Isa, dalawa, tatlo. Yung pangalawang box naman. Isa, dalawa, tatlo. Magkaparehas ba sila? Magkaparehas din. Kaya naman, lagyan uli ng check. Okay. Ang susunod na bilang ay ang libro. Bilangin natin kung magkaparehas ba sila na bilang. Isa, dalawa. Ang pangalawang box, isa, dalawa din. So, check ulit mga bata. At dito rin sa pang-apat na bilang, bilangin natin.
Isa, dalawa, tatlo. Sa susunod, isa, dalawa, tatlo. Magaling! So, lagyan uli ng check. Naintindihan ba mga bata? Kung gayon, magaling, magaling. At dyan na nga nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. So, mga bata, nagustuhan nyo ba ang video lesson ni Teacher Jeyn? Huwag nang kalimutan na i-like, i-share, at syempre mag-subscribe na rin. At ito yung notification bell, oh, pindutin nyo na rin kasi may susunod pang lesson si Teacher Jeyn para sa susunod na linggo. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood. I hope na marami kayong natutuhan at nawa ay nasagutan nyo ang inyong mga module. O paano? Panoodin nyo yung susunod na week, ha? Na video lesson. Paalam! Teacher Jeyn, Teacher Jeyn, come and learn with Teacher Jeyn. Kindergarten Teacher, Teacher Jeyn, Teacher Jeyn. Teacher Jeyn Channel.